back to sa aming YouTube channel. Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, do please subscribe to the timing bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Okay. Good morning sa inyo lahat, mga casting. So ngayong araw na to, gagawa po tayo ng pinangako ko sa inyo about doon sa naghang na aking pong in-upload nung last 3 days ago, siguro mga casting, na nagkaroon po ng paghang sa parte dito, hindi nyo po napanood yun. Dito po sa pump at dito po sa container tank. So ito po yon, gagawin na po natin mga casting. I-demonstrate ko po sa inyo kung paano po ginagawa ito mga casting. Yun lang po mga casting, panoorin nyo po maigi para po sa dagdag kalaman sa inyo lahat. Okay, good day po sa inyo lahat mga casting. Okay, ngayong araw po ito, gagawa po tayo sa tutorial about puro sa, kung natatandaan nyo po, meron po akong ngayon post na ito po yon. Bolt action, yung body chamber niya. Nagkaroon po siya ng paghahang doon po sa aking YouTube channel. Yung banda uli, about dito po sa container tank at dito po sa balloon pump. So gagawin po natin yan mga casting. Ito po yung mga materials niya. Sisimulan po natin dito. Tandaan niyo po mga casting. Gusto ko lang po sa inyong ipaliwanag, ipakita sa inyo uli. Yung aking pong ginawang bolt action na talagang masasabi kong matibay po. Ito po yan mga casting. Isisingit ko lang po sa inyo. Tingin niyo po may mga kastig. Napakaganda po niyan. Nakasingit po rito. Yung baling pinakaganto po siya. Nakapasok po sa mismong Paul Corte na 1/2. Pagkatas, nakalock siya, nakaya po siya. Bukod doon sa nakaya po, meron po siyang pinaka masking tape sa loob na pinapasukan niya. After po nun, nilalagyan po siya ng super glue, Evo band po. So, pagkatapos po, meron na po siyang, hindi na po ito nakapatong. Yung pagkakagawa ko po nun, meron po siyang pinaka parang nakaharap po siya rito, yung pinaka-end niya, meron siyang nakaharap dito na pag bumangga po siya rito, mismo sa ano, hindi po ito matatanggal dahil meron na po siyang nakabangga mismo. Kumbaga, ito po nilagay ko, ito lang sumusuporta sa kanya. So ito po yan, napakaganda po mga ka-hasking. Tingin niyo pong mabuti. Ayan po yan o. Oh. Ang ganda po ng pagkakaano niya. Napakatibay po. Mag-aalangan na magkasanang ng parang alangan kayo kasi baka po matanggal. Ganyan po, di ba? Pero hindi po. Ito lang. Dito po gagawin. Dito mismo. Ayan po yan. Kahit madali-madali niya yan, hindi po mapuputol yan. Wala po kayo pag-aalala na ibig sabihin yung mabaklas. Aalala nyo pa kasi inisip nyo matatanggal dahil nakatikit lang siya mismo dito sa tubo. Sa tubo na mismo sa sliding ng 1/4 po. Ano man yung nilalagay nyo. Ayan po. Hindi po yan, ano, hindi po kayo mag-aalala na mababaklas. Ay, napakaganda po niya. No? Ay po, makasig. Pag bumaril po kayo yan, pag pumutok, wala pong kausad-usad yan. Wala pong gagalaw dyan. Ay po, makasig. So, makasig, lilipat po tayo dito sa sinabi ko sa inyo, na pinangako ko sa inyo, na i-tablog ko po yung tutorial about sa pump sa PMLT na kinakabitan po natin container tank. So, ito po yung makasig. So, ito po, makasig. Ito po yung ating pump. Ayan, pump po siya. Ayan, bali, ano lang po siya. Ayan po price. Mga kastig, 81 pesos. So, ito po yan. Pinutol ko lang po siya, mga kastig. So, una po natin gagawin, mga kastig. Lalagyan po muna natin siya ng tape para dito po sa ating pong male adapter na 20mm, mga kastig. Lagyan ko po muna siya ng tape, mga kastig. Ayan. Pero ako po, misa kastig, ang una ko po ginagawa para mas sureable po talaga matibay. Nilalagyan ko po muna ito ng Evo band para sure po na wala siyang kakalas, hindi po siya kakalas. Yan, saka po natin lalagyan ito ng masking tape. Ayan po mga kastig. Ayan, putulin na po natin. Ayan po, kailangan po matibay po yung pagkakanya mga kastig. So mga kastig, ito tuturo ko po sa inyo para mas matutunan po ninyo. Ganoon din po siyempre sa mga vlogger. Katulad ko na small YouTuber, yung mga bagong pa lang. Tuturo ko rin po, may share ko sa inyo. Para sa pagbablog nyo po, may share nyo rin doon po sa ibang mga viewers nyo, mga kastig, para makatulong din po sa inyo. So mga kastig, ito po yan. Meron po tayo dito masking tape. Kung napapasin nyo po, yan pong palibot niyan ay kumbaga malambot po yan. Pag po yan nalalagyan ng denatured alcohol, nalusaw po yan. Kasi yung ating pong denatured alcohol, para pong gasolina yan. So ang gagawin po natin mga kastig, lalagyan po natin to ng super glue. Ayan po mga kastig. Super glue po to, palibot niyan. And then ito pong likuran, super glue din po yan.
Lalagyan nyo po ng super glue yan, mga kastig, yung palibot para po maging matibay, para po siya plastic na pag dumating dito yung kanyang alcohol, hindi po siya makakaporma, hindi po siya makakapasok. So pagkatapos po niya, mga kastig, para tayo ipakasigurado, meron po tayo sinasabing nail text. Yung nail text po, ipapato po uli natin dito yan sa palibot niya, kabuhan niya, para matibay na matibay po. Ayan po, mga kastig, na ano ko sa inyo. So, ang susunod po natin, mga kastig, ito po, dati po tayo sa hose. Lalagyan po natin to ng super glue, mga kastig. Super glue po yan. Pagkalagay po ng super glue niyan, mga kastig, ipapasok po natin siguro hanggang dito. Papasok po natin dito yan sa loob. Ayan, mga kastig, lalagyan po natin yung super glue yan. After po niyan, mga kastig, may pasok natin yan. Medyo lalagyan po natin konti-konti rito ng super glue, palibot niyan. And then, papasok po natin to, yung male adapter. Dito po yan, mga kastig, papasok po natin yan. So, lalagyan din po natin ito ng super glue. Ito po palibot niyan. Ito po, lalagyan din po ito. Para pag magdikit po yan, dikit na dikit po sila kasi para po silang meron super glue na eboban. So, igaganyan po natin yan, mga kastig. Siyempre po, may mga dikit na po yan. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo po kalilimutan, hindi lalagyan ito ng super glue. Ito po yung tamang proseso, mga kastig. Kasurable to. Kumbaga pulido po yung pagkagawa. After po niya, nakapasok na po yan, mga kastig. Lalagyan po uli natin ito ng super glue, yung palibot. Huwag po kayong manginayang. Kasi syempre po, kung pansarili, kailangan po matibay. Iisipin po natin yung tulad na sinasabi ko sa inyo. Safety first po para sa ating mga sarili. Syempre, may mga anak po tayo. Kailangan ingatan din po natin yung ating po mga sarili. So, lalagyan po natin ito ng super glue, yung palibot po nito. After po niyan, mga kastig, meron po tayo BC powder po kayo. Ibubuhos nyo po ito yung mga anong to dito. Dito po sa loob, ibubuhos nyo po yan. After nyo po maglagay, huwag naman po kapunuan. Pwede po siya kung gusto nyo po. Halos kalahati lang po, sa kanyo po lalagyan siya kung gusto nyo, yung nail text, pwede po yan. Pwede po yan, kung dyan lang po ilalagay, pwede po yan. Pwede rin po ang, Evoban, super glue. Lalagyan po natin yan para maging matibay po ito. Kasi minsan napapasungan po rin yan ng alcohol. So pag nilagyan po natin yan, hindi na po makakaporma yung alcohol dyan. Tatagas lang yan dito. Lalampas lang siya. So matibay po yan, mga kastig. Ganyan po. So pagkatapos po, mga kastig, gawa na po siya. Yung pop niya. Ayan po yan. Ayan, mga kastig. Ayan po ah. Iabot ko po sa inyo. After po to, nalagyan nyo na siya. Lagyan nyo po ng super glue yan. Hanggang tumigas po siya, mag-black na sa loob. Kung napapansin nyo, mahaba po yung ating hose. So talagang sinadya po natin mahaba yung hose. Di bali po mapahaba yung hose, huwag lang po mapaikse. Kasi kaya ko po inabaan yan, dahil dyan po yung mag-coconnect doon papunta sa container tank. So kasi kung iiksiyan nyo, eh magdudugtong pa kayo. Maganda po yung buo. Kasi kung magdudugtong kayo, magiging sagabal po yun sa pag-akyat nung moist papunta sa body chamber nung ating binobomba na papunta sa body chamber ng ating alcohol. So ito po kasunod dyan. Tapos na po tayo rin to sa pump. Sunod po natin, mga kastig, yung pong container tank. So ito po, mga kastig, itutulong ko po muna sa inyo. Ito po yung reducer 32 by 20 na aking pong ikinat. Dahil ito po yung magsisilbing magkoconnect po rito. Ikoconnect po dito yan. Ayan. At saka po dito. Kung napapansin nyo po itong aking cup 40mm. Hindi po ito yung tikto 26 pesos. Ang price po nito 50 pesos to 45 pesos po ito, mga kastig. Magandang klase po ito. Ang kagandalan po rito, pag itatayo nyo yung inyong BBC gun rifle, nakaganyan lang siya. Nakatayo siya. Hindi yung isasandal nyo. So ito yung mga kastig, dudukto nyo rito yan. So, ituturok sa inyo, mga kastig. Simula ulit tayo. Ito po yung coupling. Coupling na 40mm. Reducer, 32 by 20 po, mga kastig. Kailangan po natin yan ay dalawa po, mga kastig, na reducer sa paggawa po ng container tank. At PVC cup na 40mm. Ito po yan. At female tee, 20mm po, mga kastig, female tee. After po nyan, ito naman pong female adapter na 20mm. Katapos po, puputol po kayo ng PVC pipe 20mm na 1 inch, mga kastig. 1 inch lang po ito, mga kastig. Pang-connect po doon sa mga duktungan. And then, meron po tayo rito yung PVC ball valve na 1 half. Ito po, dito po natin ikinakabit yung female tee
para po sa ating pump at ganun din po para sa ating container tank, mga kasti. So, papakita ko na po sa inyo, mga kasti. So, mga kasti, simulan na po natin. Ang una po natin gagawin, ito po, 40mm na coupling. Lalagay po natin ito, mga kasti. Lalagyan po natin ng super glue. Ito po mga ilalim. Ito po, mga ilalim po yan, mga kastig. And then, lalagay po natin ito. Lalagyan din po natin ng super glue po ito, pati ito po mga palabi, para pagkabit, nakatikit po yan. At pagkatapos po niya, mga kastig, ito lang po isusunod natin. Itong pinaka-puitan. Ito po, puitan po ng container tank na PVC cap 40mm. Ayan, mga kastig. Pero pwede niyo po, kung gusto niyo po ng mas maxi po, pwede niyo po siyang putulin para ang inyo pong container tank hindi po napakahaba. Pwede nyo pong putulan siya dito para inyong container tank maliit. So, pagkatapos po niya, mga casting, dito po papasok itong kabuuan ng 2x20 na reducer. Papasok po natin dito yan. Automatic po yan, mga casting. Di ko na po sasabihin sa inyo. Automatic po yan. Lalagyan nyo na po ng super glue. Kasi de-demo ko lang po sa inyo para mapanood nyo po. Meron kayong masundan. So, pagkatapos po niya, mga casting, ito po yung sinasabi sa inyong 1 inch na casting na connector. Papasok po natin yan dito. Pagkatapos po yan, isusunod po natin yung pinaka male adapter. Ito po yan, mga casting. Ayan. So mga casting, tigyan nyo po. Ayan. Ganyan lang po yan. Kung gusto nyo pong medyo mapaiksi yan, pwede nyo pong putulan to para maiksi lang po yung inyong container tank, mga casting. So pagkatapos po niya, mga casting, ito pong ating ano, PVT po to. So, ang gagawin po natin dyan, mga casting, dito po natin yan ilalagay. Pero pag gagamitin na po natin siya, lalagyan po natin siya ng teflon, huwag niyo po kalilimutan. Para automatic po, sigurado po yan, na wala pong sisingaw na alcohol o yung hangin. Ito po yan, yung teflon, mga casting. Ayan. Dito po natin ilalagay, papasok po natin dito. Ayan po yung PVT na 20mm. So, after po ulit yung mga kastig, pitikit po natin ito rito mga kastig. After po niya mga kastig, dito po papasok yung ating pong PVC ball valve na 1/2. So, mga kastig, kung napapansin nyo, meron tayo itong ball valve na yung para naglalak. Hindi po natin basta pwede po lagyan yan kasi may nangyari po dyan, marami po nagchat-chat sa akin. Na nilagyan po nila ng super glue. After po niya, naikabit nila, nakapasok po yan, hindi na po nila maiikot. Kasi po, yung po super glue nila, pumasok po dito sa loob, kumalat dito sa mismong ball, yung pinaka-ball valve, na pag inilalak natin siya, pumasok po roon, nag-lock na siya, hindi na po nila nagamit. So, ang gagawin po natin, gawin po natin, mga casting, nilalagyan po natin siya ng langis. Ito po yung langis, mga casting. Papataka po natin yan, kung makikita nyo, ito, papakita ko sinaktuhan, langis po yan. Kahit langis pang prito o langis na kahit langis ng sa motor, pwede po yan. Kasi po, ang purpose po niyan, kahit pumasok po dito yung kanya liquid, yung tipong super glue, hindi po siya pa didikit kasi gawa po nung may langis siya. So, hindi po siya didikit yan dahil may langis. Ayan mga kasig, kita nyo po yan. Saka po natin to ilalagay. Pero pag lalagay po niya mga kasig, hindi po pa ganon. Kasi po, pag pa ganon, mga kasig, pahiga, yung po langis, pupunta po sa panate. So, ang kailangan po talaga niya, paglalagay, paganto po yan, para yung langis po, hindi kumalat dito, hindi po gumapang. Kasi pag nilagyan niyo po yan, niyan po magkakaroon ng problema tayo, yung singaw. Kasi po, hindi po tatalab yung atin ng super glue dito po sa langis. So, ang gagawin natin, ganyan po diskarte niyan, saka po natin ipapasok itong atin pong PVT with container tank, mga kastig. Ganyan po yan. Ayan po, mga kastig. Ayan po yan. So, pag nakatuyo, ano po to, pag naman po tuyo na yan, yun lang isa yung mga kastig, pag tuyo na, eh kahit na pong nakaganto yan, kahit magumapag man siya dyan, wala na po siyang magagawa dahil nakadikit na po yan. Nakapix na yan, sarado, lock na yan. So, ganyan po yung mga kastig. Tapos, ito po pump, mga kastig. Ito po yung pump, mga kastig. Tatanggalin po natin muna itong container natin. Para po, klaro po sa inyo lahat, mga kastig. Ayan po. Tapos, ang susunod po natin dyan, mga kastig. So, makapunta natin ilagay.
Kung napapansin nyo, pag nagpuputol po tayo, meron po tayong mga dumi. Tatanggalin nyo po yung mga kastig. Huwag nyo po isasama yan. Kasi makakasagabal po yan. Pag gumagamit na po tayo ng ating PVC Fabian rifle, yung mugmug niya tumatama po rin sa nag-spark. Nagsisilbing parang kumakapit po siya roon. So, ang nangyayari po mga kastig, hindi po siya ganong ka-active. Kumbaga, hindi po siya ganong nag-alpas ng kurente dahil nababalutan po siya ng dumi. So, minsan siguro napapansin nyo, bakit di na pumuputok? Ang gawin nyo po mga kastig, huwag po agad kayo bibili ng igniter o anumang igniter o yung kitchen lighter. Ang gagawin nyo po kasi tanggalin nyo po yung bulb bag, PVC plug, tanggalin nyo po yun. Yung pong dalawang kawad nyo, asisin nyo po ng liha. Pag after po nun, baka po mag-spark na siya. Kasi wala na pong nababalutan siya. Hindi po sila babalutan ng dumi. Parang tutong. Kasi parang wala po pinag-iba sa ating mga motor na si spark plug. Minsan nakakaproblema po. Nagkaroon ng yung pag-spark niya medyo humihina dahil po may nakapalot na parang matutong. So, ang gagawin natin dyan, aasisin po natin yan. Para yung kurente po, malaya po makapag-spark sila, makapaglaro. So, mga kastig, ito po yan. Itutuloy po natin. Dodokto po natin to dito sa kabila. Medyo nalimutan po natin. Ikabit. Ayan po, mga kastig. Tapos, kakabit na po natin to. Ito po yan, mga kastig. Ito po yun, mga kastig. Dito po natin, yung dulo po nito, dito po natin nilalagay yan. Kakabit po ito ng 32 by 20 sa loob. So, PVC pipe, 20mm, nalimutan po natin kabit dito. Bali dito po natin ilalagay yung female adapter. Ito po yan, mga kastig. Ito po yung female adapter. Dito po natin siya ikakabit. Ayan po, mga kastig. Kita niyo po yan. Iwan na po yan, mga kastig. So, ngayon po papasok itong ating pong pump. Itong ating fuel hose. Fuel hose po ito. Ito po yung ginagamit sa motor. Yung daloy yan ng gasolina. Ayan, mga kastig. Papasok po natin. Ang pagawa po niyan, dudukuti. Ibabangga lang natin sandali rin. Papasok natin ito. Pagkabangga niyan, hilahin niyo po ganyan, pababa. Ayan. So, gano'n po kadali yan. Hindi niya po kailangan gamitan po ng ano pang mga bagay, lapis ko anuman. Para ano. Kasi mas mahirap po yun. Ayan po, mga kastig. Ayan. Buong-buo na po siya, mga kastig. Pump. Ayan po, malakas ang hangin. So, asunod po niya, mga kastig. Ayan po gagawin natin yan. Susukatan po natin. Doon po natin sukatan. Di bali pa pasobra po itong hose. Huwag lang po mapaikse. So, ayan po. Hanggang dito po yan. Ang putol po ng ating hose ay dito. Dito po yan, mga kastig. Puputulin po natin yung hose. Ayan. Puputulin ko na po. Para kita niyo po na actual. Ayan. So, dapat po yung hose nandito lang. Dito po nakalagay yung hose. Sa ibabaw nito. Yung alcohol po, konti lang. Tapos yung hose, nasa ibabaw lang ng alcohol. So, ganito po yan. Lagi po natin dito yan. Yan, mga kastig. Tama-tama po yan. Klaro po yan, mga kastig. So, ito mga kastig. Okay na siya. Kita niyo po. Ayan. Ito po yung karuktong ng aking vlog. Na title po niya ay tutorial about sa body chamber ng bolt action. Ito po yun, yung nag-hang. So ito po yung mga kastig, okay na po siya, gawa na siya. Okay, mga kastig, medyo meron po akong kukarik sa inyo, mga kastig. Pero napakasimple lang naman ito, hindi naman po ito yung pagkakamali na mahirap. Ito po yun, mga kastig, kung napapansin nyo, hindi ko po ito na itama ng pagpapaliwanag sa inyo. So ito mga kastig, hindi po ito dito nakalagay. Kundi dapat po, ito po ay dito nakalagay sa ilalim mga kastig. Yan lang po yung mga kastig, yung pong pagkakamali natin. So dito lang po yan. Ito po ating pong PVC ball valve. Nandito po sa ilalim. Hindi po siya nasa ibabaw. Yan lang po mga ko lang po sa inyo mga kastig. Ikinuray ko sa inyo kung ano yung proseso. Yung ating pong PVC ball valve, hindi po siya nakalagay dito yung pitan, kundi dito po sa ilalim. Pero pwede po siyang, ano, nasa inyo po discard yan, meron po kasi naglalagay na dito nakalagay. Pero para sa akin po, mas gusto ko po dito nakalagay sa ilalim. Ayan mga kastig, dyan po yung nakalagay sa ilalim. So ganyan po ang forma niya mga kastig ha. Ayan po yan mga kastig. Ito po ang forma niyan. Yan, nandito po sa ilalim. Nandito po sila lang yung PVC ball valve, yung po kanyang pitan. So mga kastig, maraming salamat po at pasensya po sa akin pong pagkakamali. So, ayan po, naitama ko na po. Thank you po and God bless po sa inyo lahat.
sa YouTube channel. Kayo po ay mag-subscribe, like, and share para lagi po kayo updated sa aking latest videos pang mga gagawin. So mga kastig, God bless and ingat po tayo lahat.